Magandang umaga po sa ating lahat, mga kabayan. Nandito tayo muli sa Kabundukan. So, maghahanap tayo ng bahay, mga kabayan, no? Mag-iikot tayo dito ngayon kung meron tayong makikita. Wow, ang ganda naman. Diyos ko, mga kabayan, look at that. Napakaganda na mga matataas na mga kabundukan. Ayun, mga kabayan, oh, ang ganda. Nang tanawin, parang ang sarap umakyat dyan. Kung may chopper ka, no, punta ka lang dyan. Diyos ko, mapapawi lahat ng stress, no, pagod, lahat-lahat na. Talaga makakapag relax ka dyan ng maayos. Ayun, mga kabayan. Akala mo walang bahay. Pero ayun, may nakita na tayo kaagad. May bahay doon. Ayun, puntahan natin. Hello! Bahay nyo yan? Oh, magtatay kayo. Tatay mo? Ay, asawa mo. Oh, aray, may aso. Dito lang ako, natapot ako sa aso. Bahay nyo ito, tatay? Oh, kumusta naman kayo dito? Mabuti. Mabuti naman. Anong pangalan nyo po? Nando po, Lopez. Ilang taon na po kayo? 50 po. 50. Pangalan mo naman? Munay po. Si Munay, ilang taon ka na? Munay. Ilang taon ka na, Munay? 22. 22 years old. Ilang ang anak nyo? Isa po. Oh, ang cute naman ng bahay nyo. Ha? Walang ilaw po. Okay lang. Ang importante kahit walang ilaw, no, meron kayong matutulugan. O, oh, diba? At hindi kayo mabasa tuwing pagsapit ng... Bakit tumutulo? Ah, kasi ano na? Ito ganito lang. Ah, tawag nito, trapal ang bubong. Oo nga, trapal nga lahat. O, Diyos ko, paano pag tag-ulan? Sinasabi niyong basa kayo. O. Saan kayo? Pupunta nga eh. Hindi. Maghahanap kayo ng pwesto na walang tulo. Tapos, bakit mayroong parang kanal na... Tumutulo kanal. Daanan ng tubig. Diyos ko, mga kabayan, ang kanal nasa labas ng bahay pero sa kanila dito, dahil tumutulo nga at yung alulod, no, dito na sila gumagawa ng kanal doon sa loob ng bahay para hindi babahain yung kanilang looban. O, kumusta na? Nanghalian na kayo, tatay? Anong ulam natin? Sayote. Sayote, masarap. Anong sahog ng sayote? Wow, ang sarap. Saan kusina nyo? Wala. Meron ako nakikita doon. Kanina kusina yon? Ayun, may mga kaldero kasi. Oh. Okay lang yan. Alayo naman ang kusina nyo. Ha? Anong ulam natin? Ayun nga, sayote. Ang sarap naman. Walang manok. Tapos walang laman. Ito naman, oh, may kanin. At to, oh, wala na. Wow, nandoon yung bahay ng mga kabayan. Pero dito sila naghuhugas ng plato. Kuya Fernando, kumusta? Anong trabaho natin dito sa magandang lugar? Talaga, ano po, nagbubungkal ng lupa. Nagbubungkal ng? Oo. Lupa? Oo. Anong ginagawa sa lupa? Tinatam na lang. Ganyan. Anong mga pananim nyo? Yung gabi po. Ayun, sa inyo yan, nasa likuran. Oo. Saan pa? Ano pang mga pananim nyo dyan sa likuran? Sa abukado. Abukado. May bunga na ba abukado nyo? Wala pa. Anong prutas meron kayo ngayon? Yung inaba po, meron. Yung inaba. Guyabano. Guyabano. Ang meron lang kayo. Maitanong ko lang, 22 ka, no? Akala ko tatay mo talaga siya. May anak ko siyang isa. Nandun sa, ano, sa... Doon sa pasba po. Oh, saan? Nasaan yung asawa mo? Namatay po.
Namatay na. Pero ang anak niyong isa, nasaan na po? Pasbol po. Saan mo naman nakita si Munay? Diyan. Dito lang. Taga, pero taga dito kayo, Tatay Fernando. Tapos, alam mo yung edad niya, di ba? Niligawan ka ni Tatay Fernando? Hindi po. Hindi? Paano Umasok nangyari? Umasok sa bahay po. Tapos? Umasok sa bahay yan. Bahay? Bahay po. Doon po. Pumasok ka sa bahay niya? O bakit pumasok ka sa bahay niya? Hindi, ito po. Pumasok sa bahay. Bakit pumasok si Tatay sa bahay mo? Gusto niya mag-asawa. O tapos? Kung, ibig sabihin, pagpasok niya sa bahay, sinabi niyo kaagad, asawa na kita, ganon? O tapos anong sinagot mo, Munay? Sinagot ko, magsama na tayo. Ay, ganon kabilis? Hindi mo na tinitinan yung edad niya? Napamahal ka na rin, ganon? Wow, pero magkakilala kayo noon pa man. Kapitbahay. Ilang taon na mama mo, Munay? Wala na po. Ay, wala ka nang magulang? Namatay lang po. Namatay yung mama. May, pero may mga kapatid ka. Nasaan na si tatay mo ngayon? Nandito. Saan? Sa Villa Maria. Sa Villa Maria. Ilang taon na siya? Hindi ko po alam. Ah, saan mas matanda? Yung tatay mo o yung itong asawa mo? Yung mister mo? Hindi ko po alam. Hindi, kasi na, hindi makain matanda. Magkaparehas kayo? Oh. Or mas matanda yung tatay niya or kayo po? Ako po. Ah, mas matanda po kayo. Ah, wow, ang bilis lang pala, no? Walang pahirapan. Kumbaga, yes or no lang. Wala nang maraming mikos-mikos. Basta naman ikaw, ano ang ginagawa mo, Ate Munay, dito sa bahay? Nagwawalis po. Nagwawalis kayo. Nakita ko naman talaga ang lawak ng pakuran mo at napakalinis kahit puro mga punong iba't ibang klaseng puno ng kahoy, no? Pero halatang malinis kayo sa palibot ng bahay. At ito naman yung anak nyo. Kailan lang kayo ilang taon ang kayo nagsama? Dalawang taon na po. Dalawang taon? Ilang taon na yung anak nyo? Dalawang taon. Tatlo. Tatlo pala. Tatlong taon. Ano kasi mga kabayan, hirap sila sa pagtanda ng edad nila, no? Kung kailan sila pinanganak. Hirap sila sa magbilang, kumbaga, yung taon. No? Yan talaga. Kaya minsan, mukhang may edad na, nasasabi 30 lang. Minsan naman mukhang bata, pero nasasabi lang 50 yung ganun. Kasi nga, madalas dito sa mga katutubong, sa mga aitas, no? Dito sa mga katutubong aitas, ay syempre, kaya hindi sila nakakapag-aral kasi malayo sila sa kabihasnan. Kaya minsan nalilito o talagang hindi nila alam yung kanilang edad. O buti naman, anong pangalan dyan sa toilet nyo? Kulot po. Kulot ang pangalan niya? Ang tunay na pangalan? Pangalan niya Jem. Ha? Jem. Jem. Ah, tapos alias Kulot. Oh, wow. Buti nakaisa kayo. No, madagdagan pa yan, tatay. Habang malakas-lakas pa ang tuhod mo, ha? Ilang taon kayo ulit? Mga 50 po. Mga 50? O kaya pa maging dalawa yan, anak mo? Hindi na po siguro. Bakit hindi na? Ikaw kaya pa kasi bata pa. Ito, kaya pa kaya ni Tatay Fernando? Hindi ko po alam. Ha? Okay lang yun, tama na yung isa. Kasi may edad na si tatay. No, mahirap na. Mahirap na. Mahina na si tatay. Mahirap na maganap buhay. Kawawa yung mga bata. No, lalo na sa edad ni tatay. Siyempre, hindi natin ala, hindi natin hawak yung buhay. Matanda na yung mga magulang. Bata pa yung mga anak nila. O paano? No, siyempre, wala nang magpapakain. Wala nang magpapaaral. Kaya tama na yan, no? At least, kahit pa paano, meron. Okay, sige. Meron kaming biyaya sa tanghaling ito para sa inyo, okay? So, ayan po mga kabayan, bahay ni Tatay Fernando and Ate Munay. Ayan, nababasa daw po sila dyan. Tolda o trapal, no? At yung iba, tela, sako, ay
naging silbing bubong ng mga kabayan at ginaganan na lang ng mga kahoy, mga kawayan para hindi liparin ng hangin. Then ayan po yung palibot, no? Yan po yung bubong dito sa kabilang side. Ito naman, linoleum, tapos trapal, no? Para lang talaga meron silang matulugan. Pag bagyo mga kabayan, wala. Talagang liliparin yan mga kabayan. Walang matitira dyan. Kaya Diyos ko, huwag naman sana. And then ayan, yung looban nila mga kabayan. Ayan, yung kanilang loob ng bahay. Ayan, mostly po mga kabayan dito sa mga katutubong Aitas, no, ay ganito po yung kanilang tirahan. Hindi na sila naghahanap ng maganda, hindi na sila naghahangad ng maganda. Ang importante, meron silang masilungan. Okay, ito na yung biyaya. Ayan. Meron na kayong gas. Siyempre, after the groceries at isang tray na itlog, Kuya Fernando and Ate Monay. Siyempre, hindi lang yan. Meron pa kayong cash. Ayan. Oh, anong mensahe nyo, Ate Monay? Salamat sa biyaya. Kung dahil wala kayo, hindi kami nakakain. Pero salamat na binigay niyo sa amin ng biyaya. Salamat po. Ito yung biyaya po ng Panginoon po. So, nagulat sila mga kabayan. Naglakad lang tayo dito sa kabundukan, no, para maghagilap. Akala mo walang tao dito sa baba. Yun pala, meron. No, kaya patuloy tayo sa pag-iikot at paghahanap ng mga tulad nila. So, maraming salamat sa walang sawang pagmamahal. Silent sponsor from Canada. Maraming salamat po sa inyong ganito ang puso. Nawa ipagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng mahabang buhay. Kung sa ganun, marami po tayong matulungan na gaya nila. So mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare, subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. Gabi sa sol. Bye! Ate Monay and Kuya Fernando. Bye-bye, babe. Bye-bye. Oh, may pagkain ka na dito, ha? Ito, B.O. Oh.